ating dearest Jay Orilas, may parental guidance sa mas sa tanuman pong pagkakawig sa inyong tunay na buhay ay di po sinasadya. Mangyari lang po na pwede kayong sumula sa ating EnerJFM at yahoo.com. Ulitin ko po, patnubay po ng mga magulang ang aking hinihiling at tanuman pong pagkakawig sa inyong tunay na buhay ay di po sinasadya. Alright! Dearest Jay Orilas, coming your way. Like and share po pangga ha. Palike na rin ng aking YouTube channel, Jay Orilas DJ. Watch muna ng video bago kayo mag-subscribe and then click the bell button. Okay? Salamat po sa suporta, lalong-lalo na po sa inyong mga taga-Pangasinan. Ito na po, Dearest Jay Orilas. Video key hit ni Pangga with Kuya Jay. Kuya Jay. Dearest Jay Orilas, bago mo po basahin ang aking sula, nais ko munang batiin ka ng isang mapagpalang araw, Kuya Jay. Isa rin po ako sa mga araw-araw na masugid, na nag-aantabay, nag-aantay, at naglalakas po ng radyo sa tuwing napapakinggan na po namin ang portion mong ito. Kasugid mo talaga akong tagapakinig. Nagawa kong sumulat sa iyo, ito hinggil sa problema ko na minsan ay inilapit sa akin. Sa maniwala ka't hindi, isa ho akong counselor. Sa isang bayan po dito sa Pangasinan. At kung saan man pong bayan sa Pangasinan, ay iyon na lang pong itago na lamang. Noong una po, wala naman po talaga akong balak na tumakbo bilang counselor o maging isang politiko sa aming barangay o sa aming bayan. Dahil po, naniniwala naman po ako na kahit hindi ka politiko, kung nasa dugo mo na ang pagtulong sa iyong kapwa, tutulong at tutulong ka. Pero dahil gawa na rin ng marami pong tao ang aking natutulungan, at marami din pong nag-inganyo sa akin, sila na mismo nagudyok sa akin na tumakbo daw ako bilang counselor. Sa madaling salita, tumakbo nga akong bilang counselor sa aming bayan. And guess what, Jay Orilas? Number one pa po ako. Hindi ko talaga akalain yan. Eh, sadya hong napakasarap ng pakiramdam na pagkakatiwalaan ka pala ng iyong mga kababayan. May nagsasabi nga sa akin ngayon, kung sakali pong dumating po ang election 2022, eh pwede na daw po akong tumakbo bilang vice mayor. Pero hindi, sabi ko. Masaya na ako bilang isang counselor sa aming bayan. At lalo ko pa po silang napagsilbihan ng maayos nung nahawakan ko na nga ang posisyon ko. Hanggang isang araw, may pangyayaring hindi ko makakalimutan. Habang ako'y nasa bahay namin, may dumating na lalaki. Humihingal-hingal pa ito. Counselor, counselor, ang sabi nito. Pahingi po ako ng tulong, counselor. At maraming salamat po at pinagbigyan po akong papasukin ng guard ninyo para kausapin ho kayo. Okay lang, anong problema ang sabi ko sa niya? Halika, pumasok ka sa bahay at mag-usap tayo. Gusto ko lang pong ihingi ng tulong. Yung isa hong kapitbahay namin, yung kabarangay namin, laki ho ng problema niya, counselor. Ilapit ko lang po sa inyo, sana matulungan niyo ako. O sige, sige, sige. Halika, magkwentuhan tayo, magkapit tayo, sabi ko sa kanya. Kasi ganito po yun, counselor. May isang lalaki po na natanggal po sa trabaho. Dahil po, nalugi po yung kanilang kumpanya na kanyang pinagtatrabahuan, na pinapasukan. Ayun po, okay, sabi ko sa kanya. Eh, isa ho siyang ama. Lima po yung anak niya. Maliliit po lahat, counselor. Bata pa lahat. Ang nakakalungkot, yung bunso nito, nagagatas pa ho. At pag wala na siyang mapainom na gatas, ito, counselor, kape na nga po ang binibigay niya. Medyo nalungkot ako nung malaman ko yung balitang yun. Ang totoo po niyan, kaya po ako napunta dito, eh halos wala na nga ho silang makain.
Yung huli kong nakita pa rin nilang pagkain so, doon, counselor, na nakita ko, eh, tuyo. Eh, bukod pa doon sa tuyo na yun, nalaman ko na niluto pa ho pala yun kahapon pa. Lalo akong nalungkot, Jay Uriles. May mas masamang pa ho akong balita, ang sabi nito, ano? Mas malala pa ang maikikwento mo sa akin? Ang sabi ko sa kanya. Opo, counselor. Eh, balita ko, eh, sa araw na ho ito, eh, nanganganib hong patalsik ho sila sa bahay na kanilang tinitirhan. Ano? Opo, counselor, ngayong araw po na ito, baka patalsikin na ho sila doon sa tinitirhan, nirerentahan nilang bahay. Nako, malaking problema nga yan, ang sabi ko. Eh, yun nga po, counselor, dahil wala nga silang pambayad ng renta ng bahay, eh, nagmamakaawa naman po ang mga bata na baka wala ho silang masilungan. Ngayong araw na po to, kahit papaano, eh, alam ninyo, malamig na ho ang panahon ngayon dahil Christmas na ho. Ang mas kinalulungkot ko dito, wala nang ang trabaho, wala nang pamagkain, eh baka po magkasakit yung mga bata. Ay, ganun ba? Sandali lang, sabi ko. Kinuha ko yung cheque, Jay Uriles, para permahan. Sa tingin mo, magkano ba ang kailangan nilang bayaran para hindi sila mapatalsik sa bahay, ang sabi ko. Ang totoo po niyan, counselor, 3 buwan po na renta nila ang hindi pa ho nila nababayaran. Parang 3,000 po monthly yan. So, 3 buwan, eh 9,000 po. Dali-dali ko namang dinagdagan na lang, hindi lang 9,000, kundi ginawa kong 12,000. Sabi ko eh, oto, 12,000. Pambayad para sa buwan nila, 3 buwan nilang renta para hindi sila mapatalsik sa nirerentahan nilang bahay. Yung natitirang 3,000, eh sana eh magamit nila, pambili nila ng pagkain, pambili ng gatas ng bata, at kung pwede, eh tipirin nila yan. Naku, counselor, maraming salamat. Ermahan ko na yung cheque kagad, inabot sa kanya. Dun sa lalaki na humihingi ng tulong. O, cash yan, ha? Ito, paabot mo na lang yung tulong ko sa kanila, sabi ko sa kanya. Salamat po, counselor. Naku, maraming salamat, counselor, ang sabi nito. Kulang na lang ako, eh. Halikan nung lalaki na yon. Napakabuti mo talaga, counselor, ang sabi nito sa akin. Napakabuti niyo, counselor. Walang anuman, sabi ko sa kanya. Eh, teka lang, matanong ko lang. Eh, bakit ba sobra-sobra ang concern mo dun sa tao na yan, yung pamilya na yan? Concern na concern ka sila. Ayaw mo silang mapatalsik dun sa bahay na nirerentahan nila. Kaano-ano mo ba sila sa kabarangay mo? Sumagot yung lalaki. Eh, ang totoo po yan, counselor, eh, sa akin po yung bahay na nirerentahan nila. Kayo, yung bahay na nirerentahan.